Hello mga kapiker! Welcome sa isa na namang theory tungkol sa One Piece. Ito ay tungkol sa theory ni Im, na sinasabing pinakapinuno ng world government. Pero bago ang lahat ay intro video muna tayo. Shout out din dito sa mga nag-comment sa first video ko. Sa chapter 906 ng One Piece manga ay pinakilala ni Oda ang bagong karakter na maaaring magkaroon ng malaking papel sa mundo ng One Piece. Siya ay si Im Sama. Siya ang pinakamataas na pinuno sa world government na nakaupo sa empty throne. At napansin din natin na lumuhod ang mga five elders sa kanya. Ang nakita pa lamang nating katangian sa kanya ay ang kanyang mata sa huling bahagi ng chapter 908. Ang matang ito ay kapareho ng mata ni Hakoba, ang demonyo na naninirahan sa katawan ni Cavendish. Ito ay nagigising kapag tulog siya. Katulad din ito ang mga mata ni Draco Niho, na best swordsman sa One Piece. Narito ang importansya nito. Ang iba pang tawag sa Hakuba ay Kamaitachi. Ito ay tawag sa yokai o isang demonyo na may hugis crescent na mga kuko. May mga malinaw na koneksyon ang mga demonyo at ang swordsman sa mundo ng One Piece. Katulad ng ipinakita ni Roronoa Zoro sa kanyang Usherer at ang konsepto ng mga isinumpang mga espada. Ang kasalukuyang pinakamalakas na swordsman ay si Draco Niho. Masasabi natin na si Im Sama ay isa ring swordsman. Obvious naman dahil ipinakita ito sa manga. At nagkaroon tayo ng mga clues. Sa isang silid ay nakakita tayo ng maraming mga wanted posters na natusukan ng mga espada. Maging ang mga nakakalat na papel na maaaring nahati gamit ang espada. Naaalala niyo noong subukang kontrolin ni Cavendish ang Hakuba para hindi masaktan si Robin. Ay nakita natin ang tatlong mga ring sa mata nito na katulad ng mga mata ni Im. Samantalang sa mata rin ito nakuha ni Mihawk ang tawag na Hawk Eyes. Sa lahat ng ating mga nabanggit ay masasabi natin na katulad siya ni Mihawk. May kakayahan din si Im na ma-awake ang demonyo sa kanya. At kayang magkaroon ng mga pambihirang kakayanan. Maraming mga theory makers ang nagsasabi na kontrolado ni Mihawk ang kanyang demonyo. At nagresulta ito ng kakaiba at pambihirang mga kapangyarihan bilang isang swordsman. At dahil dyan ay tinuruan din niya si Zoro ng katulad niya. Pagkatapos ng time skip ay nakita nating nakasil na ang kaliwang mata nito. Kung maaalala nyo, ang kaparehong mata din ang nagningning nung naglaban si Zoro at si Kako noong na-awake ang demonyo niyang Asura. Sa katunayan, ayon sa Hindu mythology, may mga uri nga ng demonyo na tinatawag na Asura. Ang mga ito ay may iba't ibang katangian at mayroong maraming ulo at kamay. Sa mga napag-usapan natin, maaari nating sabihin na katulad ni Mihawk, si Im Sama ay nakapag-awake na din ng kanyang demonyo. At mayroon din siyang mga super abilities. Katulad lang ng Hakuba ni Cavendish na nakitaan ang kakaibang bilis hanggang sa puntong hindi na siya nakikita. Ayon sa mga taga-Romel Kingdom, katulad daw nito ang isang malakas na hangin na kayang hiwain ng mga tao. Ang lakas at kapangyarihan ni Hakuba ay malayong mas malakas kumpara kay Cavendish. Kung naaalala nyo, sa Block B ay kayang-kayang ang ubusin ng mga mandirigma sa loob ng ilang minuto maliban kay Rebecca at Dellinger na naiwasan ang mga pag-atake. Pag-usapan din natin ang tungkol sa salitang Im at ang relasyon nito sa kanyang karakter. Ang Im ay pangalan ng isang giant sa Norse mythology at ang Im din ay natutulad sa cuneiform na Teshub, na ibig sabihin ay God of Hurricane, Storm, at Thunder. At ang mga characters na ito kay Im ay ibig sabihin ay Buddha. Alam natin na ang Buddha ay ang figure na mataba at malaki ang tiyan at ito ay related sa religious activities na Buddhism. Kung saan may kakayahan ang mga deboto nito na makamit ang complete awakening o kaya ay spiritual enlightenment. Sa Indian religious framework, kung saan ang Buddhism ay nagsimula, ang awakening ay related sa mental tranquility o katahimikan ng mentalidad. Subalit kaunti pa lang ang nalalaman natin tungkol kay Im Sama.
Maaari nating isipin na siya ay tahimik at payapang tao dahil nakakita tayo ng isang paru-paro sa kanyang kwarto. Kaya siguro ay dalawang tao pa lang ang nakikita natin na nagtataglay ng hawk eyes. Sina Mihawk at Impalang. Dahil nakikita natin na sila ay tahimik at kalma lang. Samantala si Hakuba ay hindi pa ganap na kontrolado ni Cavendish. At para makamit ito, mayroong 10 paramita para ma-perfect ang enlightenment. Ayon sa Buddhism, ito ay ang Gib, Discipline, Conduct, Virtue, Morality, Patience, Tolerance, Acceptance, Energy at Spiritual Heroism. Dito ako napaisip na mayroong pambihirang kapangyarihan si Im. Maari din na nagtataglay siya ng pinakamalakas na King Haki sa buong kwento ng One Piece. Isali na din natin ang mga katangian katulad ng Concentration, Contemplation, Meditation at Wisdom na magsasabi na si Im ay mayroong Observation Haki din. Naaalala niyo na ang Haki na ito ay nagbibigay sa user ng Sixth Sense at Unlimited na Precognitive Ability. Since pinag-uusapan natin ang Haki, ito ay nasa level nila Katakuri o kaya ni Fujitora o higit pa sa kanila. Maliban sa pagiging Haki user ay eksperto din si Im sa paggamit ng Rokushiki. Ito ang main combat style ng World Government Agents tulad ng Cypher Pole at ibang mga Marines. Idagdag din natin, ang iba pang katangian ng Buddha tulad ng Noble, Perfectly Self-Enlightened, Perfect in Knowledge and Conduct, Glorious, Insurmountable Connoisseur of the World, Insurmountable Leader of People, Master of Gods and Humans maging mga Celestial Dragons. Blessed or fortunate, knows light and darkness. Bigyan natin ng importansya ang apat na ito. Sa katotohanan siya ay ang nakaupo sa empty throne. Ang trono kung saan, ito ang pinakamataas na rangko na namumuno sa buong mundo ng One Piece. Nakita din natin na yumuko ang mga Gorosei sa kanya, ibig sabihin na siya talaga ang pinakamataas na namumuno sa lahat. Sa Cypher Pole, Marines, at Celestial Dragons. Sabihin natin na alam rin ni Im ang tungkol sa katotohanan sa Void Century, ang tungkol sa Will of D, at marahil ang One Piece. Alam din niya ang tungkol kay Rox D. Zebok. Panoorin din ninyo ang video ko tungkol sa pamilya ni Rox. Check nyo dito, nasabi ko kanina na ang salitang Im ay related sa Orion God, ang God of Sky and Thunder na si Teshub. Importante itong ilagay natin sa ating isipan, kasi ang God na ito ay considered na God ng lahat ng mga Gods. Tulad ng kay Im na hari ng Celestial Dragons at mga tao, si Teshub din ay ang God na pumatay sa dragon pero sa kalaunan ay natalo din si Teshub ng dragon. Maaari ba itong related sa pag-atake ng Revolutionary Armies sa Reverie? Pwede di ba, ang mga Revolutionary Armies ay makakamit nila ang kanilang adhikain. Magdedeklara sila ng giyera sa mga Celestial Dragons. At makikita natin si Im Sama na lumalaban. Maaaring ang paglalaban na ito ay maikli lang pero may malaking impact sa series. Ang mga Revolutionary Armies ay magwi-withdraw din sa labanan. Pero hindi sila mahuhuli, at wala sa kanila ang mamamatay. Maging sa World Government, at masasabi nila na sila ay nagtagumpay sa paglalabang iyon. Pero sa huling mga chapters ng One Piece ay magko-confront ang isa't isa. Kung ano man ang magiging resulta nito, si Dragon ay mahuhulog sa patibong ni Im, katulad ng Dragon na Iluyanka na nahulog sa patibong ni Teshub. Isang trivia, ang katumbas ng Teshub sa Hinduism ay ang god na si Indra. Siya ay ang God of Eyes, God of the Pupil of the Right Eye kaya siguro ang kanan lang na mata ang ipinakita ni Oda. Ngayon ay pag-usapan natin ang Mary Jewel, ang national treasure nito. Ayon kay Doflamingo, mayroong isang national treasure sa Mary Jewel, at ito ay maaaring yumanig sa buong mundo. Sinabi din niya na sa pamamagitan ng Devil Fruit ni Trafalgar D. Law ay maaari niyang magamit ang kayamanang ito. Si Im Sama ang national treasure. O kaya siya ang nagtataglay nito at siya din ang gumagamit nito.
alalahanin natin na sa series na ito, may mga weapons na hindi lang nakikita sa mga material na bagay. Kundi ay makikita din natin ito sa mga tao katulad ni Shirehoshi na nag-anyong sirena pero siya ay isang ancient weapon. Bakit nga ba kailangan ni Doflamingo ang Devil Fruit ni Law? Kung ang treasure ay material na bagay ay kayang gamitin ng Devil Fruit ang shambles or teleportation para makuha o kaya ay manakaw ang isang bagay kahit gaano man ito kalayo. At kung naaalala niyo din, sinabi ni Doflamingo na maaari niyang kontrolin ang buong mundo kung nasa kanya ito. Sinabi din niya ang importansya ng Okay o Pay no Mi ni Trafalgar D. Law para magamit ng tama ang national treasure tulad ng skill na personality transplant at surgery of immortality. Obvious na obvious ang mangyayari dito. Nais na i-implant ni Doflamingo ang kanyang personalidad sa katawan ni Im Sama. At gagamitin ang immortality surgery para mabuhay siya forever. Ito ang tunay na layunin niya kung siya ang magiging tagapamuno ng buong world government. Ang kanyang mga orders ay absolute. At siya ay ituturing na national treasure na magtatanggal sa lahat ng mga puwersa ng mga Marines, Cypherfall at Shishibokai. Pero sa latest anime at manga ay ibinasura na ang mga ito. In conclusion, may malaking impluensya ng Hindu culture ang One Piece. Si Im Sama ang pinakamataas sa buong mundo. Siya ang hari ng Celestial Dragons at mga tao. Siya din ay isang swordsman. At katulad ni Mihawk, maaari niyang kontrolin ang kanyang demonyo na nagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas. Nakuha na rin niya ang Awakening. Na perfect na din niya ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan at haki. Maging ang Rokoshiki, alam ni Im Sama ang tungkol sa One Piece, Void Century at Will of B. Ang Revolutionary Armies ay mahuhulog sa patibong ni Im Sama. Si Im Sama ang national treasure sa Mary Jewel. At maaari niyang iyanig ang buong mundo. Nais ni Doflamingo na makuha ang Devil Fruit ni Trafalgar D. Law. I-implant ang kanyang personalidad sa katawan ni Im. At gagamitin ang Surgery of Immortality para makontrol ang buong mundo. Ayan nga mga kapika. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta. Keep on sharing, like, comment at subscribe.